Hi everyone! In this video, I will show you my Galician plants. Di naman sila madami, I only have few varieties. I think I've got 5. Yung iba nabili ko sa Bulacan, yung iba naman sa Mindanao. And I will give my honest opinion sa mga nabili ko when it comes to pricing and yung quality ng plants. Please keep on watching! Let's start with the Galician that I bought from Bulacan. Ito sila dati. I got them for 100 pesos each, si Heart of Jesus, and si White Christmas naman, 150 pesos isang leaf. Ito na sila now. After a few months, nagbigay agad ng baby si Heart of Jesus, and madami na akong naipamigay kasi ang bilis niyang dumami. Pero si White Christmas, medyo mabagal yung growth niya. Yun lang naman yung napansin ko, but both were established na nung nabili ko sila, and for the price, mas mahal lang siya sa ng sobrang onte sa Mindanao. I only had to consider yung gas and toll going to Bulacan, but I took home 17 plants for 1,000 pesos. Then, ito naman yung nabili namin sa Mindanao. This was the video that the seller sent us prior shipping them. Ito lang yung mapapakita ko sa inyo now, 4 plants. Yung iba kasi di sa akin, nagsabay lang kami itong bili to save shipping fee. We bought 10 plants in total and the seller gave us freebies. Unfortunately, merong mga iba na nasira talaga yung leaves after a few days. Pero may bulb naman sila, so for sure tutubo naman. But of course, it's going to take time. I had it shipped sa Pasig and the shipping fee cost around 220 pesos and na-receive namin siya 3 days after ma-ship ni seller. Yung price ng plant, mura talaga. It ranges from 50 pesos to 150 pesos. Like for example, si White Christmas, 50 pesos lang dito sa Mindanao. Pero sa Bulacan, 150 pesos. Yung Florida naman, 100 pesos lang. Si Summer Breeze, 90 pesos. And yung White Angel, 150 pesos. May chika pala ako sa White Christmas. When we got the White Christmas, super white niya. As in, very minimal lang talaga yung green niya, yung linings na green. Pero after a week or two, slowly nabawasan yung pagka-white niya. So, I asked the seller. Sabi ni seller, siguro dahil daw yun sa environment or sa weather sa Mindanao versus dito sa Manila or sa Rizal. So yun lang naman yung isa kong napansin. My final thoughts about these hauls. If you're looking for a lot of variety and collector ka ng Galician, okay bumili sa Mindanao kasi mura pero you also have to consider na pwede talaga ma-stress yung plant and masira yung leaves nila. And you really have to wait para maging lush siya. Sa Mindanao kasi, you can buy like 10 varieties agad from one seller. Sa Bulacan naman, I think the price is reasonable kasi may iuwi mo agad yung halaman ng maayos and de-stress. Unfortunately, there were weeks na kapag pumunta kami doon, we only see a few varieties of Galiciums unlike sa Mindanao. Parang come and go talaga yung stock sa Bulacan. What I also like buying from Bulacan is super dami ng gardens and super dami ng plants na makikita mo. On my next video, pag-uusapan naman natin is yung potos namin na maliit lang na cuttings before pero ngayon giant potos na. Thank you po sa panonood and please like, share, and subscribe to this channel
and hit notification bell para ma-notify ka when I have new videos. See you on my next video. Bye!